bumabagabag pa sa'yo? Mga bulong na hindi mo maintindihan. Mga sabi-sabing hindi mo maunawaan. May problema ka ba subalit lito ka kung paano ito sosolusyunan? Huwag mong sarilinin. Huwag mong kimkimin. Huwag kang mahiya. Ikwento mo lang sa amin. Pag-usapan natin yan at hanapan ng solusyon. Dahil lahat ay nagagawa ng paraan. Dito lamang sa programang Dear Ate Juday. Narito na ang inyong Ate Juday, Judith Estrada Larino. Yes, magandang gabi po sa inyong lahat mga kaibigan. Welcome po sa ating programang Dear Ate Juday, Friday edition. Ang bilis ng panahon, TGIF, thank God it's Friday, and thank God for every day. Ayan, kasama niyo po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino, hanggang mamayang 9:45 po tayo ng gabi. At since Friday today, syempre ang nakatoka o naka-assign na ating coach ay si Coach Mitch Reyes. Ayan. Oo, muntik pa makakalimutan si Coach Chino kasi bago pa eh, di ba? Oo, yung ating health and wellness coach. Ayan. So mamaya, antabayanan nyo po yan sa ikalawang bahagi po ng ating programa ngayong gabi. So, siya ang ating co-anchor every Friday. Ang bilis talaga ng oras. Mantakan mo yun, nagsimula tayo ng Lunes. Siyempre, Lunes, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Ang bilis talaga ng oras, no? Oo, pero bago tayo mabilis pa ng mga tatalakay, mga kaibigan, dito po sa ating programang Dear Ate Juday, nais ko po munang nakuha natin ang ating segment na nasusulat. Ngunit hindi naman ibig na kayo'y di makaalam, mga kapatid, tungkol sa nangatutulog upang kayo'y huwag mga lumbay na gaya ng mga iba na walang pag-asa. Ngunit hindi namin ibig na kayo'y di makaalam, mga kapatid, tungkol sa nangatutulog upang kayo'y huwag mga lumbay na gaya ng mga iba na walang pag-asa. Kaya't mangag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Kaya't mangag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Unang Tesalonica 4:13-18. So yan po mga kaibigan, ang bagay po ng ating pagmumuni-muni, hindi nawawala yan sa ating programa. Siyempre, yan ay pampadagdag ng ating good vibes, positive vibes, sa paglawig po, no? Pagpapatuloy ng ating programa dito sa DWIZ 882, ang ating pong programang Dear Ate Juday. Ayan. So, take muna nais ng nating, syempre, greetings tayo sa unang bahagi ng ating programa. And of course, yung ating mga listeners, no, na lagi po nating nakakasama sa pag-antabay dito sa ating programa na mula Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 9:45 ng gabi. Ayon. May mang nagtatanong na ano daw yung specific na topic natin for our session tonight, no, kasama si Coach Mitch Reyes. Ang sabi ni Coach, ang gusto niyang talakayin eh, age gracefully, what's good for our skin. Ayon. So, more or less dyan iikot yung ating kwentuhan, yung ating sesyon, yung ating bonding sa ikalawa tuling bahagi po ng ating programang Dear Ate Juday ngayong Biyernes ng gabi. Oh, ito na, ha? Mm-hmm. Happy birthday! Today, ano, kay Ate Bel Tarayo Garcia. Ayan. Happy birthday po sa inyo, Ate Bel. Siya po ay ate at kapatid. Kapatid at ate ng isa po sa ating social media writers at anchor po ng Showbiz IZ, no? At newscaster na rin natin, si Jam Tarayo. Ayan, ate siya ni Jam. Ate Bel Tarayo Garcia, happy birthday po sa inyo. Happy birthday! Sunday, ang aking pagbati ay nais ko nang i-advance. Advance, happy birthday sa iyo. Ano po, nami-miss na namin ito eh. Hindi lang po ako, kaya nga namin marami kami. Kayo rin siguro mga kaibigan, naririnig niyo rin dati, no? Yung ating mga pagbati, yung
yung nandyan siya, nandito pa kasama natin, ano. Happy, happy birthday kasi nag-retire na siya years back eh. Years ago, sorry. Oo, si Tito Norma Bautista. Happy ayan, Tito birthday! Norms, tignan ko rin ho yan sa kasal eh. Ayan, Tito Norms! Happy, happy birthday sa'yo. Sana ay looben na magka-bonding tayo, no? Mahirap na yung mga schedule, pero we will find time for you. Oo, basta loobin ng ating Panginoon na talagang magkita-kita po tayo para hindi mo lang birthday o kung sino man yung may birthday. Ako nakalipas yung birthday ko last month, ano? Pero meron ba tayong mga kamag-ana, mga mahal sa buhay na hindi pa natin nakakasama? Loobin eh, magkasama-sama at magkakwentuhan kasi pambadagdag din niya ng lakas ng loob, ng confidence, ano? Para sa pagharap po natin sa ating mga problema, mga concern, etc., no? Alright, nais pa natin, uy, baka meron pa akong hindi nabate, ha, for this weekend, no, na magbe-birthday o mag-anniversary, mansary, weeksary, etc. Basta mahalaga at magaganda positibong mga event, ayan, go tayo dyan, no? Mm-mm. Yung ating palang mga angels, no? Oh, ayan. Angel ang tawag natin dyan eh. Oo. Ang ating mga angels, kagaya po ni Runel Minil Sacro ng Cavite. Hello, Runel! Ayan, kala mo ha, hindi kita babatiin. Babatiin kita. Hello! Thank you so much, Runel. Alam kong lagi kang nakamonitor kasama yung iyong mga kapitbahay, yung iyong pamilya dyan sa Cavite. Ayan, thank you so much sa inyo. Kay... timbula ka natin si Rex Espiritu, si Patrol number 11 Tina Nolasco, si Angelo Radaha. Ayan, thank you so much Angelo. Salamat. Ayan. Si Kuya June Bringula, Kuya June, hello po, salamat po sa inyo. Kay Ma'am Ling Absere de Leon, kay Ma'am Linlin Araneta, kay Ma'am Tizen Roman, kay Kuya Ramon Abadil, yung mula dyan sa Santa Rosa, Laguna, kay Ma'am Andrea Jong, maraming salamat po sa inyo. Oo, sila Ma'am Andrea talaga, ito sila, no? Talagang lahat ng programa ng DWIZ, nakatutok sila. Oo, habang, kahit siguro na habang nagtatrabaho sila, maraming salamat po sa inyo. Sana yung mga nasa ibayong dagat na iniibsan po yung ating mga kababayan na nagtatrabaho malayo sa kanilang pamilya, iniibsan po yung inyong kalungkutan, yung inyong homesickness sa pamamagitan po ng mga programa ng DWIC. Kaya salamat po sa inyo, ha? Si Ma'am Susan Jeronimo, si Ma'am Zoraida, si Ma'am Annette Allegri D, ayan, si Ma'am Marlene Memoloto, si Kuya Nelson Malina, of course, from Virginia, USA, maraming salamat sa iyo. Si, and your family, Kuya Nelson, ingat kayo dyan, ha? Si, of course, ang aking ninong, Justice Alex Quiroz, thank you so much, ninong, na nakamonitor din palagi sa atin, oo, at one point in time, naka-partner natin sa isang programa si Justice Quiroz. At syempre, iba yung level naman niya dun yan sa ano eh, sa legal side, no? Oo. Ayan. Magaling si Justice Quiroz. Thank you so much, Ninong, for monitoring ha, at pagtutok po dito sa DWIZ 882. Kay, of course, sa kanyang wifey, kay Ninang Evelyn Quiroz. Hello, Ninang. Sino pa ba yung... Ah, oo, si Miss Aileen Taliping. Hello, Ate Aileen. Ingat ka, ha? Lalo na ikaw ay nagvo-vlog kung saan ka pumupunta. Si Remy Bustarde. Ayan, ang aking BFF mula sa Tondo, Maynila. Mm-mm. Si Kuya Dion Malano. Kuya Dion, kamusta ka naman? Masayang-masaya ka ngayon. Alam ko yan. Pero sinungaling ka, sabi mo, dadalawin mo kami, bibisitahin mo kami sa newsroom eh. Oo, ay busy-busy ko kasi pagpasensya na natin. Oo, busy-busy talaga sila ni Press Secretary Attorney Trixie Cruz Angeles. Ayan, so namimiss na ho natin sila. Attorney Trixie, ingat po kayo. Si Kuya Dion, ingat kayo. At yung inyong grupo, ingat. Ayan, ha? So, sino pa? Oo, ayan. J. Mark Nagala, hello bro. Ayan, ingat ka ha. At see you soon. Ayan. So, yan lang yan sa mga angels natin, mga kaibigan. Oo, at
tayo po'y magbabalik sa ikalawang bahagi po ng ating programang Dear Ate Juday. Pero syempre sa ating pagbabalik, makakasama na po natin ang ating health and wellness coach sa katauhan po yan ni Coach Mitch Reyes. Ayan. So, huwag po kayong aalis. Magbabalik po kagad ang ating programang Dear Ate Juday Friday Edition. Makalipas naman po ng ilang paalala. Dear Ate Juday, balik tayo mga kaibigan sa ikalawang bahagi po ng ating programang Dear Ate Juday ngayong Friday evening. Siyempre, dahil bago nating coach, ayan, itinalaga po natin pang Friday, saktong-sakto, no? Kaya gabi niya ngayong araw, ngayong gabing ito. Ayan, ang ating health and wellness coach, ayan po, sa katauhan po ni Coach Mitch Reyes. Coach, good evening! Hi, good evening, Ate Juday. So good to meet you once again sa air. At saka good evening to all our viewers, saka mga tagapakinig na ating programa. Ayan. Yes, dito sa DWIZ 882's coach. Medyo pasensya niyo si coach kasi ano pa eh, bago pa lang siya. Nanganganay pa lang yan si coach, pero pag nakita niyo naman sa mga ibang pagkakataon na ipapakita natin yung mga sinasabi niyang nangyari sa kanya, yung experience niya. Di ba coach? Yes. Mm-mm. Dati po kasing napakalaki ko talaga, nang napakahili ko pa pong mag-aerobics, mag-upa, tsaka mag-gym. Pero mali naman pala po ang mga kinakain ko. Until I was introduced to this nutrition club where I knew that 80% exercise, 80% nutrition plus 20% lang sa exercise, because 100% mindset, yun lang po pala ang makakapagpa healthy sa akin. Ayan. Kasi sa akin, like ko pong sinasabi sa mga taong nag-enroll sa akin, hindi ko naman po kayo papayatin. Healthyin ko lang po kayo. Ayun. So kapag once na healthy na po kayo, napaka-imposible lang hindi kayo maging sexy, maging mas maganda at mas magmukhang bata at mas manariwa. Ayun! Balik alindog na po tayong lahat. Oo, ayan. Ako, parang naka-ready na rin ako, coach, doon sa mga ibibigay mong session ngayon, ano, ngayong gabi ng Friday. Ako, eh, oo. Ayan. Age gracefully, what's good for our skin. O, di ba? Yes. Yan yung ating tututukan ngayong gabi. Mm-mm. So, yes, coach. So, we should age gracefully, saka we should look very happy. Yes. Good, but so, ibibigay ko na po ba yung steps how to age gracefully? Sige lang, coach. Go ahead. Ayan. Para mag-ready na yung ating mga listeners. No? Although, binanggit ko naman sa unang bahagi ng ating programa na ikaw yung ating co-anchor for tonight na Friday edition ng Dear Ate Juday. So, sabi ko mag-ready na rin sila ng kanilang ballpen, papel. Kung may gusto silang isulat or gusto nilang i-record, wala tayong problema doon. Basta maganda, malinaw. So, go ahead, coach. Yeah. Simulan na natin yung ating session for tonight. So, ating mga tagapakinig, ang sasabihin ko lang po ngayon ay mga helpful tips, napakadaling tips lang po para ho tayo mag-age gracefully. Number one step is to eat right. We have to eat right. Meaning, we should eat colorful food like fruits, vegetables, 6 to 8 servings of fruits and vegetables daily. Ang gusto ko lang po sana ipaintindi sa mga nakikinig sa atin na we should only eat portion sizes. Let's say, kakain na tayo ng saging, pero isang piling na saging. Ang dami, coach. Eh, paano kasi, coach, minsan, ang sarap, ang tamis naman kasi. Gutom na gutom. Oh, di ba? Po, kailangan lang po talaga sa atin. Mm-mm. Portion sizes lang. Para din hindi tayo ganun lumaki. Opo. At hindi tayo
mag-feel ng masyad tayong busog. Kasi hindi rin maganda yung masyadong busog. Mm-hmm. Kasi po, portion sizes ang dapat ang pinakain natin para yung mga chan natin na hindi naman ganun kalaki. Pag nakikita tayo ng mga tao, kasi what we eat in private, yung tayo lang po ang nakakalam, is what we display in public. Mm-hmm. Maraming tao naman po nakakita sa atin. Kasi let's say, kumain po tayo ng isang galon na ice cream. Isang galon, oo. Pero tayo lang nakakalam. Pero, di ba, ang effect nun is tataba tayo, lalaki ang chan. So, makikita naman sa atin nun ay public. Yes. So, kapag nakita kayo, kapag nakita ako, kunwari, ako lang, kapag nakita ako ng mga tao na malaki ang chan at mataba, alam na kung paano ako kumain, right? Oo, ibig sabihin, hindi lang kain, baka lamon talaga, coach, lamon, no? Lamon ang ginagawa. Oo. Ayun po, colorful food like fruits and vegetables at portion sizes lang po. So, number two step is, number one step pa rin pala, we should drink lots of water. Lots of water. Lots of water. Kasi isipin po natin at tandaan natin lahat na ang water, kahit na cold, kahit na tap, kahit na boiling, kahit na ice, wala pa rin po siyang calories at all. Hindi yung pala totoo yung dati. Akala ko na kapag ka malamig. Malamig, oo nga, coach. Ko, opo. Nakakataba. Sabi nga nila, di ba? Huwag kayong iinom ng malamig na tubig, ha? Oo nga, dahil daw nakakataba. Nakakataba. Hindi po pala totoo yun. Sa lahat po na ng mga food tsaka drinks na in-intake natin, ang wala lang calories ay water. So number two step is to nakatapos na po tayo ng unang step, yung eating right. Number two step is to sleep right, meaning sleeping 6 to 8 hours of a day para maging complete ang ating sleeping pattern. Sleeping then on the same, kunyari, let's say, magtulog tayo ng 10 p.m., we should be waking up, we should be awake na by 6 a.m. Mm-hmm. So, it's 8 hours of sleep. At saka dapat, sana, kung pwede, one on time tayong natulog at night, ganun din tayo gising ng morning. Ganun lang palagi, para maging biological time na ng ating katawan na aantukin na tayo ng 10 o'clock saka magigis na tayo ng 6 o'clock. Mm-hmm. So, nakakatanda rin kasi yung pagkakulang tayo sa tulog saka nakakainis ng ulo pagkakulang. Totoo, tayo. Totoo, no, coach? Parang, hindi, iba yung mood mo, no? Pagkulang din sa tulog. Kaya nga sinasabi nila, pagka mainit, ang init ang ulo nito, isa sa mga dahilan, kulang siguro tulog mo, no? Yung mga ganun. At saka, di ba, parang kang lumulutang kapag... Yes, oo. Parang hindi mo alam, umiikot ba yung mundo mo, yung paningin mo? Yun, parang hirap-hirap talaga. Parang sinap lang ng mood mo, parang sakit ng ulo mo, masakit ng katawan mo, lahat na lang masakit pagka kulang tayo sa pahinga, kulang sa tulog, gano'n. Coach, may nasingit lang din na tanong dito, no? Dahil sabi mo nga, sleep right, 6 to 8 hours per day. Pero minsan din kasi, parang nakapag-overtime sa trabaho, so hindi namit yung 6 to 8 hours na dapat itulog mo Ang nangyari, parang naitulog mo lang siguro mga nasa 4 to 5 hours lang. O sabihin na lang nating 5 hours, ganun. O 6 hours lang, ganun. Anong pwedeng ipalit ba dun, coach, sa tingin mo? Kayo bilang coach, no? Na parang, bilang coach po, na-plug. Yung sleeping for 5 minutes, kunwari hindi ka nakatulog ng 6 to 8 hours yes. at night. Kunwari,
pagka break mo ng 12 o'clock, let's say, one lunch time. Tapos pagka feeling mo, antok ka talaga, mag-alarm ka lang sa phone. Mag-alarm sa phone na 5 to 10 minutes. Tapos talaga itulog mo siya. Opo. Itulog mo lang. Tapos yun yung power nap yun. Yun. Okay. Oo. So parang yun yung pambawi mo, coach, yung power nap na tinatawag natin. Ito, yung resting lang. Resting your mind, resting your body, resting your everything from everything that's happening. Tsaka yung parang feeling mo, bugnot ka. Mm-hmm. Makitulog mo lang ng sandali. Yun na yung tinatawag na power nap. So, very helpful yun talaga. So, di ba kapag wala tayong tulog na high blood, parang gano'n, di ba? Mm-hmm. So, very, very helpful din talaga si sleep. Yun. Rest. So, number three. Yes. Number three step is to, number three step natin is to, to be stress-free. Nako. Paano tayo? Parang pinakamahirap yan, no? Yes. Sa tingin mo? Napakahirap nga, pero meron din paraan kung paano tayo may stress. We can be stress-free by thinking positive, thinking optimistic about everything that's happening. Kahit na ganda ka, hihirap o yung nangyari sa atin. At saka we should always trust in the Lord. Trust in the Lord lang na kahit na ano pong nangyari sa atin. He's just there to support us. Saka hindi naman tayo bigyan ni Lord ng mahirap na suliranin kung hindi naman natin kaya. Oo nga. Ay kasi so, habang dumadaan ka sa suliranin na yan, sa problemang yan, o sa hamon na yan, nandun din naman siya. Kasi para tulungan ka, di ba? Oo. Saka matuto lang tayong lahat na tumawag tayo sa Kanya. Yes. So, isa po ang aking mga health tips na maibibigay sa ngayon. At next Friday, maraming pa po tayong pag-uusapan pa po, diba? So, that would be my health tip for tonight. Oo. At today, back to you. Oo. Teka, coach. Oo. Aba. Ditong, yung sinasabi mo pala kanina, no? May pumasok ulit na tanong dito agad-agad. Siguro, inaayos pa niya yung, kinocompose pa niya yung kanyang question, no? Question, yung sinabi mo, coach, na kumain ng colorful, tama ba? Fruits, no? Colorful fruits, yeah. Colorful food, like fruits and vegetables. Pero yung ganun nga, yung, paano yun, coach? Kasi, pwede bang isang fruit na lang all throughout? Or, kasi di ba sabi nila, ay, yung banana, maganda yan. Yung saging, maganda yan. Kaya dapat, hindi ka nawawala ng saging. Kasi, alam mo yun, yung paliwanag nila na, yan na lahat yung kailangan mo. Di ba? Pero pag nakakita naman tayong papaya, ay, gusto ko rin yan. Tapos yung buko, ay, gusto ko rin yan. Yung mga ganong coach, di ba? Mm-hmm. So, kapag, depende rin sa budget. Sa budget natin. Yun. Yung mga colorful foods natin. Pero isipin niyo natin na yung kakainin natin should help us from getting all the diseases that are present in our environment. Mm-mm. So, kung sa lunchtime makakain na po tayo ng saging, ang saging ay mura lang. Mm-mm. Pero very healthy food siya, may potassium siya. Yes. Tapos sa gabi siguro mag-ano lang, mag-mangga. Okay. Kasi lahat naman ng pagkain, pwede natin kainin as long as portion size. So sa sinasabi ko po dito, wala pong bawal, walang bawal kainin as long as portion size lang. Kumbaga, parang ano, bite sizes lang, coach, no? Yun po sa sinasabi pong yung isang kamao natin, ganunan na isang kamao ko, isang po ang fruit na pwede sa aking lunch, let's say.
Tapos yung kung gaano naman kahaba yung ating hinilip sa yun ganun po kahaba ang saging na kakainin natin. Yun. So, anything in excess, ipagpaliban na ho natin sa merienda. Parang yung tinanong ko kanina, coach, no? Paano kasi pag nasarapan, sabi mo, isang saging lang. Huwag naman isang piling, uy. Diba? Oo. Nakakashock naman kung isang piling ang kakainin mo, isang kainan lang. O, parang isang upuan lang, coach, lang ang kinain mo, no? Kawawa ka naman din. At saka ito din. Yes. Kaya colorful fruit, like colorful vegetables is because paano huwag tayong magsawa? Mm-hmm. Diba kung saging na lang tayong saging araw-araw, magsawa at magsasawa tayo. Totoo. Mm-hmm. Totoo naman. Kaya rin napagaling din ni God na nag-create siya ng variety of fruit para tayo magsawa. Oo. So, para may variations, ika nga. Yes. Diba? Apo. Mm-mm. Pero sabi mo nga, Coach, depende sa budget mo rin kasi dahil hindi naman, lalo na kung in-season yung mga prutas na gusto mo, di ba? Eh, medyo may kamahalan, pero nasa budget mo nga rin yan eh. Kumbaga eh. Nasa budget. Oo. Anyway, Coach, sabi mo next week meron pa tayong mga pag-uusapan tungkol sa mga health tips at health and wellness. Ayan. Pero ngayon, Coach, ibibigay ko sa iyo pa yung pagkakataon. Sabihin mo sa kanila yung contact number. Baka gusto kanilang makausap ng masinsinan talaga. Eh, no? Yung mag-consult sila sa iyo, Coach. You can give them all your contact details. Okay. So all the listeners out there, you can contact me through my number, globe number po, 0917-807-9242, or po, pwede rin po sa Facebook page ko na Mitch A. Reyes, at saka Happy Heart Wellness Hub, at saka po, basta, yun lang po. Meron kang, Coach, yung group chat na sinasabi mo, di ba? Meron kang on health din? Good nutrition, basta, right. Basta, no, kapag let's say, gusto niyo pong mapasama ko sa group chat ko, i-text nyo lang po ako sa 0917-807-9242 para humabigyan po kayo na health tip. Doon. Ayun, oo. At para makonsulta, at syempre iba-iba yung case-to-case basis yan kasi, opo. Coach, di ba? Baka naman yung iba gusto lang ganito lang yung gusto niyang klase ng katawan niya, di ba? Oo. All right. At saka po nagbibigay po ako ng free wellness evaluation. I-text lang po nila ako. Pupuntahin ko po sila dito sa aking nutrition club. Yun, so, oo. Detalye po, iti-text ko na lang din po sa inyong lahat. So, today, ikaw ni-invite kita, di ba? Oo. wala pa akong ano, coach. Yung oras ko kasi, pasensya na. Oo. Sabi natin, oo. Hindi mo naman ako, baka pwede mo pag-iyan. Isang araw lang, isang hap. Oo, di ba? Ang bait ng coach natin, ah. Tignan mo, ah. Libre lang po yun, wala akong bayad. Yun, oo. Ayan. Kumbaga, paunang hakbang yan, matutulungan tayo ni coach para tayo maging happy. Happy and healthy, na just sabi mo nga, hindi naman yung sexy lang talaga, payat ka, but healthy and happy in general. Diba? Yes. At saka po ang nangyari yung sa akin, yung from mataba, naging healthy, naging sexy, maganda. Mm-mm. Gusto ko lang naman po i-share sa lahat ng taong nakikilala ko. Ayoko lang po kasi na masabi na ako lang yung sexy. Ako lang yung maganda. Hindi ka madamot, coach, no? Oo. Madamot. Gusto ko i-share natin today. Kaya let's go na. Yes, sige, coach, ha? Basta iti-text kita agad or i-message kita. Ipi-PM kita, coach, ha? Thank you so much, coach. Ingat ka. Happy weekend. Thank you so much sa lahat ng nakikinig sa ating lahat. At thank you so much po, Ate Juday. Ay, coach, pahabol lang. Friday. Oo, coach, pahabol. Baka meron kang event ngayong weekend? Meron ba kayong seminar, workshop, or whatever na may kinalaman sa health and wellness? Ah,
Sa ngayon po, wala pa po. Ah, wala pa, okay. Kaya naman tayo ulit magkita-kita magsama-sama sa iyong station po ulit. Ayun. Thank you so much, Coach. Ingat ka. Ingat din po. Thank you so much, Ate Juday. See you. Everybody. Ayan. So, ayan po mga kaibigan, ang ating health and wellness coach every Friday, si Coach Mitch Reyes. Natatawa ko kay Coach kasi sabi niya, talagang ako yung in-invite niya, no? Da, alam niyo naman yung naging storya namin dyan, eh, na kung paano kami pinagtagpo. Diba? Oo, dahil napansin niya ako ganyan, may binigay siyang flyer sa akin, nakita ko yung kanyang, yung difference, no? Nung kanyang healthy pa siya, ana, majuba, mataba. Aray ko naman, Fred, aray. Nasaksak tuloy. Umiiling-iling pa eh. Napaka-ano. Hindi ka talaga supportive. Engineer Fred Belamala, nanggigigil ako sa'yo eh. Oh, tapos nakita mo yung transformation ba, na nakaka-inspire din. Kaya nga sabi niya sa akin, baka gusto mong eto ako dati, pwede kitang matulungan, ganyan-ganyan. Sabi ko, naisip ko talagang, Fred, talagang majuba ako. Diba? Kasi, pero maganda yan, ha? Kasi siya yung nag-offer, naranasan niya, na-experience niya yung journey niya from being mataba to being healthy and happy and beautiful and pretty. Yung ganun eh, no? Kumbaga kabuuan eh. Yun yung isi-share niya sa ating lahat. Yung journey niya, gusto niyang iparanas din sa atin, di ba? So, sabi ko nga sa kanya, Coach, basta magte-text ako sa'yo. Although, dyan lang naman din siya sa Maynila, malapit. Sampaloc area lang din siya. Coach Mitch, ano? So, pwede nyo siyang i-text, ha? 0917, ulitin ko lang yung kanyang number, 807-9242. Ayan. So, thank you so much, Coach Mitch. Until next Friday. Ayan. So, panibagong session po dito sa ating Friday edition ng programang Dear Ate Juday. Simula na mga kaibigan, dako na po natin ang ating segment na Gabay Natin. Mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Filipos 4:6. At sana po nagtatapos ang ating programa ngayong linggo. Oo, kasi ito na yung last program natin for the whole week, ano? Because it's Friday today. Ingat po tayong lahat, ha. Una tigit sa lahat ang ating mong pasasalamat sa Panginoong Diyos sa awat tulong niya na nakasurvive po tayo ng buong isang linggo. Hindi lamang po dito sa ating programa kundi sa mga hamon ng buhay. Ang lalim ng hugot. Wala akong binagdadaanan, ha. Sabi nga ni Coach kanina, eh, basta masaya lang tayo, stress-free, laging mag-isip ng positibo, totoo naman yan. Oo, di ba? Basta lagi tayong nagdadasal, tumihingi ng awat tulong sa ating Panginoong Diyos, sold kagad yan lahat. Diba? Ay, may mga, alam mo na, may mga hamon naman po talaga sa buhay. Pero yan, mananatiling hamon yan. Basta tayo po'y nagdadasal at maililigtas tayo kung ano pa man yung hindi magandang pwedeng mangyari. Diba? Alright, guys, nice, kaming pasalamatan si Coach Mitch, of course, Mitch Reyes, ang ating wellness and health and wellness coach. Maraming salamat sa aking mga loves dyan sa newsroom, si Namara, si Hyacinth, si Angge, si Nadru, si Rashid, si Abby, ayan, si Ate Hia, si Joanne at si Mike, and of course, si Isha, no? Mm-mm. Sa ating social media, writers, ayan, si Najam, si partner Allen, si Kimi, si Jello, si Jai. Uy, buong puwersa talaga, no? Oo. Ay, si Joanna bukas pa. Sabado. Sa ating technical, thank you so much, Engineer Cello Pingol. Engineer, nakalimutan ko, basta pogi talaga, nakakalimutan ko. Fred Belamala, thank you, Fred, ha? Napaka-supportive po niyan si Fred, eh. Di ba? Mataba ba ako, Fred? Oo daw talaga. Napakaano mo eh. Ayan. Maraming salamat kay Engineer Jeric Barreto, kay Engineer Daniel Tenko, kay Engineer June Aguba. Buong pwersa ho yan. Maraming salamat po sa inyo. Saan ka pa, diba? Oo. Maraming salamat po sa inyong lahat, ha. Sa inyo po mga dear listeners natin. Mag-ingat po tayo ngayong weekend, ha. Oo. Enjoy po natin ang ating weekend, ang ating bonding with our families. Kung saan man ho tayo pupunta, ingat po tayong lahat, ha. At dahil weekend,
Uy, mamaya pala, oo, pagkatapos ng ating programa, yung news update kasama po si Mara Valle, no? Mga malalaki at mainit na mga balita po na kinala po ng DWIZ News and Information Center. At pagsapit naman po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng ating gabi, musika at balitaan, kasama po si Patrol number 3, Bert Mozo. Ayan. At dahil weekend tomorrow, may pahabol pa. Antawayanan niyo rin po ang inyong lingkod. Kasama po si Governor Obet Pagdanganan sa kanyang programang Obet Pisa IZ. Alas 5 po ng hapon yan hanggang alas 6 ng gabi. At susunod din po kaagad dyan ang programang Mag-uusap Tayo. Kasama naman po si Monjo at Chris Laraño. At pag Sunday, medyo tayo'y mag-relax-relax sa pamamagitan po naman yan ng showbiz sa IZ. Ayan, Linggo, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Kasama naman po dyan si Jamil Tarayo. Ayan, so ingat-ingat po tayong lahat. Maraming salamat po muli hanggang sa Lunes, no? Looban po tayo po'y magkakwentuhan muli sa panibagong edisyon ng Dear Ate Jedi. Dito po, sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ 882. Ingat po tayong lahat. Ako po muli, ang inyong Ate Jedi, Judith Estrada Larino. Bye! Happy weekend, everyone! See you! Dear Ate Jedi,